But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing whom thou hast learned them. And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation, through faith which is in Christ Jesus. Sabay-sabay na lang lahat kayo, Daddy. Oh, go. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Pray, Lord, na salamat po, Lord, sa mga salita ni Lord. We pray na matuto kami bilang maglilingkod sa inyo, Lord. Babalak ang lingkod. I pray na kayo po ay laging mag-aamuna sa amin, mag-aaral, especially Lord, napakadaming kalaban. Personal, Panginoon, even sa ibang bagay sa labas at sa mga paligiran, Panginoon. I pray na focus kami sa inyo, Lord, sa inyong salita at tiwala kami. May kita rin na mamaya. Mga pagsubok, Panginoon, na dadaanan ni Paul at maaaring daanan ni Timothy. Ganun din pa rin kami even sa time namin ngayon. So may advice dito si Paul na magandang din kami, magtiwala kami sa inyo, aralin namin salita. Totoong aral, Panginoon, apply. So ilang po, Lord, kayo malulati. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Okay, so again, kami, magsabi po yung isang sumama. Saglit lang po tayo doon. Kung, anyway, yung title po nito, Manner of Life, Godly Manner of Life of Godly Servants. Okay, yung paano mamuhay ang mga lingkod ng Diyos. Especially godly. Okay? So last week, isa-isa na ulit natin, ha? Review natin, i-recap natin para may ano. Ilan natin naman dito rin? Timothy. Second Timothy. Isa pa lang. So isay natin, ha. Sino nakakalala nung una? I-review natin lagi, di ba? According to God's purpose and grace. And then, I know whom I believe. Faithful servants of the Lord should endure hardness. Actually, yung title natin ngayon, parang naitingnan ko meron na rin dating ganun, eh. Kaya iniba ko ng konti. And then, instructing those that oppose themselves. And then last time, perilous times because of the reprobates. So last week yung kaya nagtagal tayo, kung naalala nyo. Isa-isa natin to. Okay, sensitive topic dyan, diba? So sana hindi nyo na-miss yun kasi iba na-miss. So sana pa yung nakinggan nyo yun. Nireview ko nga rin, eh. Tingnan ko, naalala ko para ko didiscuss to. So yun na yun. Ano yun? Anyway, so inaral din natin yung first part, yung reprobate. Inulit natin yun. Baka di pa alam kasi ng iba. Okay? Mga reprobate po yung mga taong wala ng pag-asa. So ingatan natin. Pag hindi ka paligtas, may possibility na maging ganyan ka. Ligtas ka na, wala. Pero pwede ka rin i-subdue ng kaaway, no? Sa maraming paraan, so mag-ingat pa rin. So kaya dyan nakita natin yon. Sana huwag tayo syunga-syunga dahil ka pala na-discuss nun, eh. Anyway, yan po yan, lahat ng mga sinasabi dyan, isa-isa natin, hindi basta-basta yung mga yan, kaya huwag nyong isipin na kawawa naman sila. Okay, kasi yung objection na iba dyan, eh. Pero kung ganyan ka na lahat, mag-ingat na lang tayo sa kanila. Amen? Amen. Maawa rin tayo sa mga biktima nila. O posibleng mga biktima nila. Kaya ayusin natin. Tapos yung last na part, bibinasa pa tayo sa ano, diba? Proverbs. Naalala nyo last time. Ayan. So yun yung mga medyo sensitive topic. Diba? Yung mga binibiktima nila. Okay? Kaya mga babae especially, huwag na tanga-tanga. Okay? Kaya yung mga lalaki, ganun naman. Alagaan din natin yung ating isip, yung testimony, person.
And then, di tayo natapos, so di tayo mag-umpisa. No? So sabi dyan kasi, ito yung pinaka-introduction sa second part. But they shall possess, ito yung they, ito yung mga reprobate. Okay? So kasi madalas ang iniisip natin ganito, basta ba di papatayin ng Diyos lahat yan? Naisip nyo na ba yun? Mga sinong pinakalokolong kilala nyo ngayon sa panahon natin? Nabanggit ko last week. Hindi, sino? Vice Pang, eh, di ba? Ngayon na naman. Tsaka, may mga tao pa sa likod dyan eh. Sino ba? Kilala nyo ba? Exposed din. Si Vice. Kasi yun, mga ayun yung front eh. Pero may nag-iisip niyan. Kaya mga bagong balita pa lang yun, yung mga Miss Universe, di ba? May mga trans na daw, pambira. Okay yun ako sa akin, okay yung parang mabuisit din yung mga ano eh. Yung mga tao doon. Ang kwenta na to, ano ba yun? Kasi yung ibang babae, nagre-reklamo sa mga lalaki. Tapos yung mga lalaki, nagiging babae. So, ano ba talaga? Ano ba gusto nyo? Tapos pinapayagan doon. So, anyway, mga makamundo mo na, matagal na makamundo yan. So, sana di tayo dyan. Maniwala kayo, mayroon sa amin gano'n, nakikiyan na yan. Nakikisaw-saw dyan. Parang Pacquiao din. Dahil Pilipino, Akapi, yan. Yan yung ano nila, yung card nilang inaano sa ating ginagamit. Uy, Pilipino, supportahan mo. Eh, mga style lang yan eh. Napansin nyo ba yun? Nabanggit ko din yung last time naman nata. No, Sunday yata, di ba? Sabihin nila, visit the Philippines. Dahil magandang Pilipinas. Tuwang-tuwa ka naman sa kanila, di ba? Parang ang asong binibigyan ka lang ng ano eh. May kabayang binibigyan ng kaan. May nakain ng kabayo. Yan. So, inuuto yun. Basically, yun. Inuuto. So, huwag tayo papauto. So, yung Miss Universe, sabi nga sa inyo, ano lang yan? Parang prostitution na medyo social. Ganun lang yan, actually. Men? Yung no dyan, kayo magka-participate. Okay, kaya dito, ano daw yung mangyayari sa kanila? Basta hindi na sila pinapatay ng Diyos agad. Maghintay ka lang. Men? Sino na asal minsan dyan? Ako lang? Yan. Pero pag natutunan mo to, huwag kang maasal. Ay, si Ray pa lang. Maghintay ka lang ba da? Kaya discount eh. Kung hindi mo sila kayang, hindi mo talaga kaya yan. Alam mo, pag soul winner ka, ligtas ka, the fuck, yung pinakamatinding pwede mong gante na gawin sa kanila, alam yung ano? Yung pinakamatindi. Ha? Huwag mo lang pansinin yan eh. Sa totoo lang. Kawawa na sila. Dahil malamang sa hindi, sila na yung, ikaw na lang yung pag-asa nila, tapos ayawan mo pa sila. Kaya never kayong iba naman kasi. Opoy mo yan dito. Nga alam, hindi patayin. Sana ba ako? Ako mong gaganti yan, di ba? Kasi hindi mo kailangan eh. So tayo, maraming tayo pinaglingkuran na ganyan. Gusto mong gabayan, gusto mong ayaw. Okay? Napaganong ka na lang, hindi wag, di ba? So, pero again, ine-extend pa rin natin yung ano. Kasi kawawa eh. Kahit mga Kristiyano na, mayroon pa silang kailangan ikaw. Kung nga, sabi natin nag-advance ka talaga. So hindi naman, hindi mo naman iipunin sarili mo lang yun eh. Ang talagang natural na gusto mong gawin dyan sa blessing na meron ka, karunungan mo yan or what, i-share, di ba? Pero pag-aya, wag. Okay, hindi ka dapat ma-insecure, hindi ka dapat ma-intimidate pag di ka pinapansin. Dahil isa yan sa mga style talaga nila, huwag kang pansinin. Eh pag hindi ka secure, diba, anong gagawin mo? Mag-iisip at mag-iisip ka, baka may something wrong with me, ha? I-isolate ka nila. So, anyway, medyo lumayo ako doon. So, again, sinasabi ni Paul dito, huwag kang mag-aalala. May sabi ko last week, diba, anong sabi ko? May kalalagyan yan. Yan ang nananat, diba? Hindi man ngayon, na near future, sa impyerno, yung pinakamatindi.
So ngayon, yung contrast naman doon, yung mga pag-usapan natin, puro masama eh. Diba, last week. Ano yung contrast doon? Ano yung kabaliktaran ng reprobate? Yan. Obviously, in between, maraming level yan, no? Degrees. Kung ito yung pinaka-godly, ito yung pinaka-reprobate. So, nasa gitna, o kaya huwag ka sa gitna eh. Dapat natin sa above-average ka. Papunta ka dito sa pagiging godly talaga, yung pinatrisiya ng Diyos. Huwag ka dito sa gitna. So, pero pinag-uusapan natin itong ideal kasi nga, ito yung gusto natin magkaroon tayo maging. Amen? Amen ba? Amen. O baka hindi. Kasi ganun din parang inanipol, parang baka mainggit ka dito, tagal naman patayin to ng Diyos, huwag ka mainip, ano ka? Mainip, kung kaya mong tulungan, tulungan, huwag reprobate, wala na. O itong mga to, ito yung kawaan mo, nasa gitna, ito yung naghahatakan tayo eh, lalo yung mga bata. Okay? So ito nung pag-usapan natin ngayon, ano yung godly na servant ng Diyos? Ano yung kanilang manner of life? Kasi yung manner of life, paano sila mamuhay? Okay. Kaya sabi dito ni Paul, so again ha, tinuturoan niya si Timothy. So paanong may encourage nga yung katulad na Timothy na nakita niya na, dami na palang ganyan, di ba? Nakakatisod po kasi yung kahit ngayon mga bata, pag, kaya iwasan niyo na lang pag sinungaling, bastos, huwag niyo na rin samahan, sabi mo, i-win ko to. So nakikipagtawanan ka doon, yan ang masimpleng ano yan, banat, yung matawanan, makwentuhan ka lang. Tapos pag lagi mo narinig, lagi mo narinig, parang kala mo normal na yun. Umiwas ka na lang, amen? Amen. Ang gusto mo ng friends, nandito si Joshua, ito, mabait-bait. Masabi mo na lang. Diba? Okay, so ito na. So, paano natin malalaman? May kinalaman to, obviously, dami na yung last, diba? 16 and 17, ano yun? Yung laging kinocode sa scripture. Ang context pala nun, paano magiging lingkod ng Diyos, diba? So, yun ang pinaka-finale natin mamaya. So, kaya sabi dito ni Paul, pinaalala niya, Timothy, paano malalaman kung sino yung susundin mo? Kaya may lesson sa atin ito ngayon. Ha? So, number one, kayo mismo, paano nyo malalaman kung sino yung susundin nyo? Kasi nadami yung pastora pa, likod ng Diyos. Sino susundin nyo? Sino pipiliin nyo? Kasi merong dating yung time, lalo si Nabra, kasi anywhere, pwede sila pumunta, di ba? Saan-saan na nga sila pumunta, di ba? Kasi ganun eh, kasi pinapractice mo yung karapatan mo, di ba? Which is tama naman. So, sige, nag-aanap ka ngayon. Na, si Rain, laki-laki na. Hindi na alaman niya iba-ibang baptist. Ay, baptist rin pala dito, Calvinism. Dito naman, may CCM, may Southern, may Missionary, International. Madami din baptist eh. May Bible ba? Ganun pa yun, pang Bible bap eh. Parang denomination na pala yun. Parang ganun eh, kasi sa mga forum, ganun ang tanong eh. Hindi ko alam kung totoong naghahanap yun eh. Meron po bang Bible Baptist dyan sa Pampanga? Mga ganun, tanong. So, Bible Baptist talaga. Specific. Sabagay, iba naman. May new IFB ba dyan? Eh ako, hindi ko alam saan tayo lalagay eh. Independent. Kasi nasa gitna, ayaw ko, nasa gitna tayo. Ano? Nasa na ako. Yan, so sino yung susundan mo? Kaya natutunan ko rin to sa church kasi salamat, napunta ako dun. Pero minsan nasa utak ko rin, paano, saan nga ako? Diba? Ano yung the best na church? Na sinasabi dito, isa sa mga best na pupuntahan mo, susundan mo at doon ka talaga magtatagal, yun yung talagang maglilingkod ka sa church. Ang example kasi ni Paul dito, sinasabi kay Timothy, ikaw, kilala mo ako. So yun yung point ko, dapat kilala mo yung pastor mo, hindi yung malapitan, hindi mo pwedeng tanungin. Di ba? Sobrang dami nyo kasi. ano ka lang, oh, mahal ko na si pastor, sing galing nyo. Hindi mo nga kilala yung buhay nun eh. Yan lang, yung sabi ni pastor lagi, kaya natutunan ko yan eh. Ba't kaya hanga doon, lalo yung mga pare, laging yun ang ano ni pastor yung mga pare. Eh yung mga pare, alam, may mga nightlife yan, alam niyo ba yun? Hindi niya alam yun. Huwag yun ang alamin. May sabbatical ano pa. Kumbaga, hindi mo kilala. Basically, nagpipreach sa'yo, kunwari, puro pagkukunwari lang yun.
Gusto niyo ba yung nagtuturo sa inyo, mapagkunwari? Ganun din kayo, magiging ganun din kayo. So, hindi maganda. Kaya number one, gusto mo matuto? Siguraduhin mo yung nagtuturo sa inyo, yung talagang magpapadisciple ka, yung kilala mo, alam mo yung kanyang doktrina. Alam mo, kahit baptist ngayon, hindi mo malaman. Ano bang pinaniniwalaan natin dyan? Naku, bibigyan ka na ng sagot na ano nun. Lalo na yung mga dispensation. Basta yung mga controversial. Yan, nasa Israel. Yan yung mga controversial eh. End times. Diba? Ano pa? Sa bakla, ano pa? Yan. So, sa Calvinist. Yan, especially Calvinist. Kasi maraming baptist na influence yan eh. So, basta ano ba talaga yung ano? Calvinist ba tayo o ano? Ganyan. So, pag kailangan mo pang magtanong, hindi na maganda example yun. Ba't mo kailangan magtanong kung nag-stay ka na dyan ilang taon? So, dalawang taon, tapos di mo pa alam si pastor mo, Calvinist ba o hindi? Patay ka. Ibig sabihin, hindi niya lililinaw. Ba't naman yung dililinawin? Kasi nga may mga bagay na sabihin natin, yun nga, kaya pag sinabing controversial, ano siya may controversial? Yung iba gustong pag-usapan, yung iba hindi. Parang ano eh, nasa in the middle siya eh. Yung iba iniiwasan kasi either nakakasakit, nakaka-divide, yun eh. So in a way, yung iba naman gusto niya yung pag-usapan kasi alam natin importante yun. So, kaya ang number one gusto ko nito, kilala mo yung naguturo sa'yo and then alam mo yung sinasabi niya, hindi yung parang 1 Corinthians 13 na anti, anong tawag dito? Uncertain sound. Dapat alam mo yung sinasabi niya. Naintindihan mo. Pinapaintindi niya sa'yo, hindi niya tinatago. Okay? Then, manner of life. Ito na nga. Then tayo mag-focus eh. So, yung manner of life, kung paano siya mamuhay. Hindi yung di mo alam ginagawa niya. Anong ginagawa niya, pastor, pag ano? Katapos ng service. Wala na, hindi ko alam. Kailangan pong malaman yun. Well, ang sabi dito eh. So, hindi naman pastor sa ano. Pero obviously, ito yung pattern ng magandang klase ng disciple and then discipler. Yun ang context dito eh. Kasi tinuturoan ni Paul si Timothy. Paano ka magiging maayos sa likod ng Diyos? So, siya yung pabango dyan. Pabango ng adult. Magkain na diyan ba tayo? So, yun nga, pastor, ito yung mahirap naman dyan. Eh, pastor, paano magka-pastor? Ang hirap naman yan, masyadong mataas yung expectation. Diba? Kaya nga, unti-unti yan eh. Alam mo, magbabasol ka, parang may pinasok kung medyo delikado eh. Kaya kayo, mga bata, dadaan din kayo, kaya isipin nyo rin, lagi sinasabi sa inyo, huwag niyo susunggaban yung anong yan, no? Yung anong yan. Kasi karamihan ng kilala kong ganun, hindi maganda. Kinalabasan. Mas maganda yung ina-approach mo, parang kababasa ko lang kanina, David eh. Nasa first sample na ako, bad eh. Inalagay. Sabi ni David, ano yung sabi niya? Parang inaano na siya, binubuyo na siya. Di ba, uy, asama, magiging asawa ka nung ano. Eh, matalino talaga si David. Sabi niya, hindi basta-basta yan. Kala niyo ba, ganun-ganun lang yan? Dapat ganun tayo sa magiging pastor, for example. Amen? Hindi yung... Eh, pastor ka lang. Ako din. Gusto kong pastor. Kapastor ako eh. Anyway, yan. So, alam natin yung lingkod ng Diyos at tayo din actually. Yun, wala tayong tinatago. Kaya nga ito, talagang close community tayo dito, di ba? So, nagkakatanungan. Alam mo na yung may tinatago ay yung matanong. Di ba? So, anong gusto mo paglaki? Mabata pa eh. Lalo na pag natrabaho na kayo. Masyado na ano yan eh. Kasi iba, pag maraming tinatago sa ganyang bagay, nagkakapiraan. Ayaw nang pag-usapan. Kaya sa church, small talk na lang. Which is, hindi maganda, no? Anyway, again, wala tayong pilitan. Pero gusto ko sabihin dito, lalo pag lingkod ka ng Diyos, si Pastor, sabi niya lagi, sabi niya, open book ako sa inyo eh. Sabi niya eh. So, ingatan rin natin ibang bagay, pero hanggat maaari. Yun nga, kasi pag wala ka na may tatago na, di ba? Alam niyo naman, wala kami matatago sa inyo kasi hindi naman tayo parang pari nga na ano eh.
Kumbaga, nakikita mo lang pag-service. Diba? So anyway, purpose. So medyo malapit yun dun. So alam mo yung purpose ng pastor mo dapat. Amen? Kita mo yung mag-observe kayo. Mag-observe ka kung saan nadal. Anong ginagawa sa oras niya, sa pera, sa relationship niya. Kita mo yun eh. So lagi nilalatag ko rin naman sa inyo anong purpose natin, anong purpose ng church. Maligtas yung kaluluwa, ma-disciple yung mga tao, maglingkod sa Diyos. Yun na yun eh. So maraming in between doon, obviously, or before that. So yan. Hindi yung kasi ibang basta gano'n, parang tatanungin mo, basta bakit bumili tayo ng ganyan, bakit hindi ganito, ba't ganyan. Yan yan eh. So, nakakaasar din yung gano'n eh. Pero ako mas gusto ko yung gano'n kaysa hindi walang pakialam. Parang idolo ka na ng ano, hindi ka nagtatanong, hindi may gano'n. At malalaman mo yan pag tinanong mo sila, kunwari si Rain, kunwari lang, si Rain ay, Pastor, eh, sana gano'n. Yan, panatik, kunwari lang. Kunwari lang, may ginawang mali si Pastor Reyes. Tapos tinanong ni Ezzy si Rain. Kunwari may mali talaga, questionable. Sa halip na sagutin niya yun, ano na sabihin niya, eh, basta makikialam ka pa, basta ganyan eh. Now again, meron din mga decision na obviously, it will fall sa pastor, ultimately, okay, eventually. Pero yung bawal magtanong, parang iba na yun, okay? Ibang level na ng ano yun. Okay, so alam nyo dapat yung purpose na, nakikita nyo, naka-align sa purpose nyo yung ginagawa niya. Okay? Faith, ganun din. Ibig sabihin, ang pangit na mga sinong walang pananampalataya. Ibig sabihin, parang takot, diba? Parang walang direction. Parang laging takot, laging di sigurado. Diba? So, nakita ni Timothy, pinakita ni Paul sa Timothy, ganun din dapat tayo. Long-suffering yan, matyaga. Charity, mapagmahal. Okay, hindi yan obviously siya na pinipiling pagmahal. Yung mga tamang pagmamahalin. May kaluluwa, gawain, tao, tayo, tayo mismo. Ang hirap nung leader na walang pakialaman. Then patience, medyo ganun din. Dito na, kasi papunta na to sa ating, ano no, persecutions. So actually, ito yung ginagamit laging, ano no, maganda to yung iba, hindi na minimension to, itong verse 12. Pero bago niya sabihing, that they will, that live godly shall suffer persecution, sinabi niya na persecution. So, alam mo, Timothy, na yung pastor mo, na sabi natin gano'n, pastor mo, bakit ako nakulong? Bakit ako pinagsinungaling? Bakit ako kinalaban ng mga tao? Alam niya, persecution yun, hindi dahil loko-loko si Paul eh. So, ganun din dapat si pastor, dapat, at kayo mismo rin. May dinidisciple kayo, classmate nyo, ano man yan. Alam nila, kaya bakit ka dinala sa office? Loko-loko ka siguro, diba? Or, may nagkukwento ng ganyan, kaya siya nadamay lang. Siya maganda yung nadamay lang, ha? Kaya hanggat maaaring nga, hindi nadamay lang. Kung mapagalitan man tayo, tayo'y mausig, sana, dahil sa pananampalataya tayo, tama. Okay? So, huwag nyo nang gagamitin niya na, ano, kaya ako natanggal sa trabaho kasi galit ako sa bakla, eh. Ngayon, kung totoo yun, makikita rin naman natin yun, di ba? Pero ako hindi ko nakikita ng ganun dapat, ha? Sa Pilipinas at least. Kasi hindi rin naman tayo sumusobra, di ba? Hindi tayo nakikialam sa kanila. To the point na dumating sa ganun, okay? Unless, ayun na nga. Hindi, magkakaalaman naman niya kung ano talaga eh. So, ang gusto lang sabihin dito, pag ikaw ay godly, mapapersecute ka, ang hirap mangyaring hindi. So, iba-ibang level of persecution. Okay, tandaan niya na. Kaya minsan tayo rin yung nagmimili eh. Yung matatapang talaga, ibig sabihin talagang ano na yun, hinandaan niya na yung sarili niya. Anong mangyayari sa akin? Kaya, yun ang tema natin ngayong gabi. Gusto mo maging maka-Diyos talaga? Bakit? Sa rewards, of course, mahal mo yung kaluluwa. Asahan mo na rin, ma-persecute ka. Huwag kang magulat. Okay, basta siguraduhin mo lang na kaya ka inuusig dahil sa godly ka, hindi dahil loko-loko ka. And then, included na doon, mamaya, balik rin tayo dyan eh. Afflictions, ganun din. Dahil godly ka, may mga bagay na yan, nasasaktan ka, nasa nadadamay ka. Ito,
talagang alam niya eh. May specific siyang sinasabi. Okay? Hindi yung iba na tingnan niyo yung ibang mga kwento ng ibang lingkod daw ng Diyos o kaya dating lingkod ng Diyos, ngayon hindi na masyado. Ano yung madalas kinakwento? May isang missionary na persecute siya dahil parang narinig ko ganyan. Kwento lagi na ibang tao. Sa kanya, wala. Kasi baka hindi na persecute. Bakit? Baka hindi godly. Di ba? Kasi hindi pwede ako talaga nakikita. Oh, hindi ko makita na... Kaya nga sabi sa 12 eh, Yea all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. So again, iba-iba nga lang sa lahat, pero definitely meron yan. Asaringa, yun ang pinaka-ano na sa panahon natin yun. Ganun, kasi malambot na yung mga tao eh. Pero may equivalent doon. So alam nyo naman yung sa paggalit ka, galit daw sa'yo, di ba? Parang sinasabi, murder na yun eh. So pwede mong ano doon, kasi kung meron lang siyang pagkakataon, papatayin ka eh. Sobrang galit sa'yo. So yeah, so ito yung binabanggit niyang specific ha. Alam mo yung Timothy, di ba, nabalataan mo. Ito yung nangyari sa akin sa Antioch, Iconium, tsaka sa Lystra. Kasi may totoong-totoo kay Paul yung persecution. At alam na natin yung alam natin Acts, di ba? Kaya sabi dyan, in-endure na yun. Hindi niya yung sinisi sa Diyos. Hindi siya tumigil maglingkod. Okay? Pero ito yung maganda dito. So hindi niya tinakot si Timothy. Di ba? So yes, ako yung na-persecute. Pero, ano sabi? Lahat yun, ako ay iningatan at inalis ako ng Diyos doon. Obviously, buhay pa siya eh. Diba? Kaya sabi dito, sinabi niya ito yung verse talaga natin. Sabi niya, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Matandaan niyo yan. So, mangyayari. Huwag niyong asahan na makakalusot kayo dyan. Though ako, ganyan yung normal nating isip eh. Baka naman may way na, diba, maglilingkod ka sa Diyos. Pero, sikat ka pa rin sa TV, sikat ka pa rin sa mga politiko, saka sa show. Pwede ba yun? Tanongin mo si Gary B. Diba? Tanongin mo si Billy Graham. Diba? Si Abante, pwede ba? Hindi, ganyan si Abante. Diba? Again, salamat. Maraming ginawa yun. Ha? Actually, kasama siya dun sa ano eh. Pray nyo pala yung ano, yung nangyari, sinir ko sa inyo kung binabasa nyo, pinanood nyo. Wala eh, bihira yung nag-like, si Mrs. lang eh. So, ginigisa na po yung mga taga-DOH. So, doon sa bakuna nga. Sana tuloy-tuloy yun. Kasi talagang wala silang masasabi doon eh. Yung ebidensya andun eh, nakadocument. Eh, salamat sa mga taong to. Talagang ni-record nila, may lahat record ni-record nila. Kasi alam nila may something fishy, something wrong. So, nung pinagbigyan naman sila ng isang congressman ba yun, sino doon? Nandun si Abante. So, medyo ganyan si Abante. Medyo, sana kumampi. Ay, maganda yung mga tanong niya rin eh. Anyway, so yun. So pwede ba tayong sikat tayo sa mundo, mahal tayo kahit mga bakla? Hindi mangyayari yun. Eh pasto, baka ganun talaga. Okay, handa mo yung sarili mo. Ano gusto sabihin? Ayan nga, sabi dito, i-deliver ka naman ng Diyos eh. Di ba, yun ang maganda dun. Alam mo, yari ka na, pero pag ang Diyos na nagligtas sa'yo, ba? Hindi lang tayo sa impyerno niligtas ng Diyos. Amen? Sa maraming bagay dito. Okay. So ito yung medyo bumalik siya sa ano. Ba't niya binabanggit na naman to? Kasi nga, pinapaalala niya kay Timothy na meron talagang ganyan. Tanggapin mo na yun. May mga demonyo. Evil men and seducers shall wax worse and worse. Deceiving and being deceived. So dito muna tayo sa wax worse and worse. Ayaw sabihin nun, lalong lalala. So wag kang ano, ito lumalala. Toko na kahit dito na lang ako, basta ako, di ba? Alam ko yan, pag meron dito sa atin, kahit andito na, hindi naikinig, tumigas pa yung puso, pinatigas talaga. Ay, wala pa lang kwenta yung church nyo eh.
Huwag may damay lahat. Amen? Meron talaga mga ganun. Ayan, oh. May mga ganyan. So, evil, medyo generic, no? Pero seducer, so magandang ano yun. Dapat alam mo yung mga yan, yung loko-loko talaga, hindi yan basta titigil. Ako nari, nari lang ha, si nalalang, na si DM. Napagalitan ako nari, tapos sumama yung loob. Nari lang ha. Tapos talagang pinanindigan niya na, hindi yan mananatiling ganyan lang, ang gagawin yan. Yung kwento ng mga pastor din, ano, na nasubok silang ganun. Hindi lang yan mananatili, hindi nga lang aalis yan eh. Pag talagang masama loob niya, ano ang gagawin yan? Seducers. Alam niyo seducers? Bukod sa nang seduce na ibang bagay, mayroon tayong sinatawag sa batas na ano, di ba? Seduction. Okay. Basta yung mga, gagawa siya ng paraan para sirain yung church. Kung kaya niya. Kaya mag-iingat tayo dyan. So lalala yan. Huwag ka sumama dyan. Gagawin mo is, basta informalize sarili mo, may mga ganyan tao. Okay? Pero ito yung maganda rin dito, sabi dyan, deceiving and being deceived. Ibig sabihin talaga, hindi mo dapat gayahin eh. Maawa ka na lang. Kasi manluloko, ang galing manloko, pastor eh. Parang gustong idol ko na. Ang galing manloko. Maluloko rin yan. Huwag ka maiinggit doon. Kasi makikipaglokohan niya, makakatagpo na manluloko din yan, lolokohin niya, niloloko rin pala siya. Amen? Parang naalala ko last week, di ba yung Playboy na pag-usapan natin, pero hindi ko masyado na ano eh. May mga Kristiyano din ngayon, parang ganun. Okay Kristiyano, pero sobrang taas siguro tingin niya sarili niya, poging-pogi ko eh. Hindi ako kontento dito sa isang babaeng to. Meron, baka parang magkakagusto pa sa akin yung isa. Subukan ko ulit dun. Ito okay na eh. Playboy, di ba? Nanloloko. Hindi niya alam, pag manloloko ka, ano? Kasi alam ng tao, niloko mo siya. Iniwanan mo siya. Niloko-loko ka. Nilolokohin din kita. Yan niya, kahit saan yan. Sa business, sa trabaho. Di ba? Sa trabaho, yan ako. Nagkakatagpo-tagpo po yan. Yung mga maluloko, alam nila yan. Di ba? Kahit mga pastor siguro, eh, hindi lang po tayo doon. Pero sa trabaho, sa kahit saan, nalalaman, ah, anong ginawa mo? Ginawa mo sa kanya yun? Nakamarka sa utak na yun. Pag later, niloko naman kita, ganun, okay lang yun. You deserve it. Ganun yan. Kaya, uniwala kayo sa akin. Huwag na huwag niyang pasokin yung ganun. At lalo nga huwag kayong maiinggit doon. Kasi yan ang parang curse na rin ni Paul sa kanila eh. Huwag ka, bayaan mo lang yan. Maglolokohan lang sila, bahala sila. Tayo, ito na, yung positive. Pero ikaw, okay, may mga luloko, galing man luloko nun. Ginawa niya yun. Kahit may isa sa mga pastor, may mga kwentong ganun eh. Kaya iwas kayo. Anyway, ikaw, lingkod ka ng Diyos, magpatuloy ka sa, ito dapat yung ano natin eh. Title eh. May basa nyo nga, ready, go. But continue thou in the things which thou hast learned, and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned. Ayan, ito yung may preaching na ako dito. No? So, yung sabihin nito, bukod sa magpatuloy kang matuto, ano yung mga points dito? Parang kanina, di ba? Nakita mo na ginagawa ng nag-disciple sa'yo, nag-uturo sa'yo. Patuloy ka lang. Lahat ng tama. Amen? Amen. Yung sinabi ko sa dahil, kasi nga, alam naman nila, may pagkakaiba tayo sa kanila. Pero sabi ko, Pastor, lahat ng tamang nakita, tinapulot ko dito, patuloy kami doon. Amen. Ano naman, di ba? Ganun din kayo. Hindi ko kaya pwedeng diktahan kung may sarili na kayong, may sarili mo tayo lahat utak, di ba? Pag nakita mo magandang bagay yan, patuloy ka doon. Magandang bagay yan eh. Soul winning, wala nang gaganda pa dyan. Kahit may ibang method ka nang nakita sa iba, walang kwenta yun. Amen? Bible, puro ganun lang. Basta, baka naman mayroon silang pakulo dito, kaya dami nilang tao dito. Bahala sila doon. Yung mga magandang bagay, patuloy. At yung magandang point dito, sabi dyan, which thou hast learned and hast been assured of. Sigurado ka, parang kanina.
Yan kahit, ang tawag dito, kahit ano pa yan, kahit end times, iba, iwas na iwas dyan eh. Hindi mo nalaman yan eh. Talagang mga mystery yan eh. Ganyan banat eh. Mystery, oo nga, mystery. Kaso, dito na yung Bible eh. Pag malinaw sinabi sa Bible, mystery pa ba yun? So, mystery sa iba. Sa atin, dapat hindi, again. So, assured of, sigurado ka. Yung mga sigurado ka, kaya nga, siguraduhin mo rin. Kunwari, dito, may mga hindi paligtas dito, may tanong pa sa utak na kunwari. Siguraduhin mo, magtanong ka. Importanteng bagay yan, bakit sila parang sigurado, ba't ako parang hindi ko masabi, di ba? Hmm. Yung iba naman, yan, soul winning naman. Basto, parang masabing ganyan, parang pag ako na, parang iba yung ano ko, magtanong. Yung sabi dyan, dapat, pag natutunan mo, patuloy ka, siguraduhin mo. Ito yung point ko rin kanina. Sabi dyan, sabi kanina, thou was fully known my doctrine and manner of life. Sabi dito, knowing whom. Knowing of whom. Ibig sabihin, kanino mo ba natutunan yan? Ako, madalas, ganun tanong nga pag may medyo strange na doktrina. Kanino mo ba nakuha yan? Kasi, parang mag-isip siya, ano, kanino mo nakuha yan? Nabasa ko ba sa Bible yun? Pag sabi niyang yes, o nasaan? Ay, hindi, parang ano eh. So, at least, kasi importante yun, kung saan. Kung saan mo yan natutunan, hindi sa TV, hindi sa showbiz. Baka sa Star Wars mo pa nakuha yan, kung anong pelikula. Oh, yung mga pelikula ngayon, di ba? Nagdo-doktrina yan kahit napanood ko rin. Iba talagang meron silang ano eh. Meron may agenda. Lalo yung Disney na yan, yung mga bakla gusto nilang tanggapin eh. Kaya siguro, sabi ko nga, marami nagpetisyon sa kanila. Ngayon, lugi na naman sila ngayon daw. Medyo mahina rin ang benta nila ngayon. Kasi asar na si tao sa kanila eh. Eh, mga ganyan-ganyan naman yan. Kunwari, mahina sa umpisa, malulong lalakas. Yay! Tapos. Kung isip bata ka, papatusin mo yung aso. Diba? Nakakapansin na yung mga tao eh. Ngayon sabi ko, so, kilala mo ba? Alam mo ba kahit anong natutunan mo? Kaya nga tayo nakipagtalastasan tayo. Nag-usap-usap mo tayo. Paano mo nalaman yan? Sino nagsabi? Ganyan-ganyan. Ay, nagsabi niya si ano eh, si Spurgeon, ano ari. Dapat alam mo na yung Calvinist yun, may killing yun. So, titingnan mo yung sinabi sa Bible, titingnan mo yung sinabi Spurgeon. Pag may nagsabi sa'yo, paano masabi niya ito sinabi ni Spurgeon eh? Sino ba yun? Kilala ko din yun, kaso ito si Spurgeon, ito yung Bible. Pwede siyang magkamali yung Bible, hindi. Amen? So, ganito naman dito, mga apostol, may tinuro si Paul, tapos may tinuro kung sinong nagtuturo dyan. O sino susundan mo? Yung apostol na, di ba? Yun. So, nakuha nyo ba yun? So, lahat ng naaralin mo, siguraduhin mo, okay? At alamin mo kung sino nagturo sa'yo. Anong klase ba yan? Amen? Tandaan nyo yan. Napaka anong ano yan. So, kaya nga maganda sa ating mga Baptist tayo, hindi tayo yung wala masyadong kilalang Baptist na sobrang ano eh, alam mo yun, pati sa libro. Yung nga, si Billy Graham, pero post teacher naman yun eh. So kaya ang tinataas natin talaga Bible, pinapasa lang natin yung idea. Okay? Two generations from now, sabihin natin sumikat ako, hindi na masyado. Pero after 2-3 generations, hindi mo nakilala eh, ng mga bata. Doesn't matter for me kung kilala pa nila ako, basta yung tinuturo ko din, nakarating sa kanila. Yun ang tatandaan natin at pwede yun. Hindi nila kailangan makilala ako para makilala nila yung Panginoon at saka talagang methods ng mga lingkod ng Diyos. Tandaan nyo, ako natitrace ko yan eh. Inaaral ko itong mga ito. Paano ko nalaman, paano nagkahiwalay itong mga Calvinist sa hindi? Kaya lagi titingnan, history, anong klase ba ito? Sino naging leader dyan? Anong ginawa niya? Madalas yung mga naguturo talaga ng Bible lang talaga, hindi mga sikat. Kasi hindi nila tinatay sa sarili nila eh. Madalas ay hindi. Mas gusto pa rin nasa background lang sila. May ginagawa lang sila in the back para maisulong yung kalooban ng Diyos. Pero hindi sila yung finaftat nila yung sarili niya. Tandaan nyo yan. Okay? So, next is, hindi tayo sa Bible. 3 verses na lang, no? So, ito yung pinaka, ulitin ko lang ha. Paano dapat tayo matuto at maglilingkod? Sabi ko kanya-kanya yung continue. Ito yung nagbisa tayo eh. Saan na yun? Kasi yung continue. Eh, ito pala. 14, okay.
But continue thou in the things. So dapat magpatuloy ka sa mga gandang bagay, natutunan mo na, siguraduhin mo. And then alam mo, yung pinagkuhaan mo, katulad ko, for example, yung mga natutunan kong bagay, naka-attach pa rin sa sarili, sa utak ko yun, itong bagay na to, kanina ko natutunan. Ito, kanina ko natutunan. Kasi ganyan ang katotohanan. Hindi naman isa-isang tao mo lang makukulat ng katotohanan. Di ba? Siyempre, magulang mo, teacher mo, isa-isa yan, kinukuha mo. Pag talagang mali, tapon mo. Katulad namin, Katolik kami dati. Eh, Katolik kayo dati. Eh, ganun pang bato eh. So what? Eh, nakita ko may mali dun eh. So, di ba? Eh, Bible Baptist ka rin dati. So, ano? Ano ba yun? Hindi ko nga alam dati yun eh. Salamat sa mga gandang bagay na nakuha ko dun. Oh, ngayon, ano? Wala kayong babato sa akin kasi kung ang ating paraan para tayo natututo is nagpapatuloy tayo sa magandang bagay, yung mga mali, obviously, iniisay natin, dinidiscard natin isa-isa yan. Okay? So, yung mga hindi sigurado, lagay mo lang dito yan. Yung sigurado, dito yan. Yan. Ngayon talaga ituturo mo, ididigdig mo kasi sigurado kay. Yung mga hindi ko sigurado masyado, dito mo lang yan. Pag may kumonta dito sa mga hindi ko masyado sigurado, tanggapin mo. Pakinggan mo. Problema sa iba, ayaw nang makipag-usap eh. Lalo na pag ano lang, one year, mag-iingat ka dyan sa taong yan, may ginato sinasa. Ako lahat ng, pati sina Armstrong, alam si Armstrong, mga kultong ano yun eh, hindi yung Samun. May kultong Armstrongism eh. So, ang dami, pero pare-pareho naman yan, works by salvation, tapos sa kanilang end times, may mga iba-iba tinuturo. So, ibinasa ko rin yun kasi nga, huwag may time naman, di ba? Kung wala, di wala. Pero, pakinggan mo kung sakali baka tama sila. But anyway, at actually, the more na inapakinggan mo rin yung mali, inukumpara mo sa tama, lalo kang titibay sa tama. Na, kasi, na may measure mo eh. Okay mo ba kayo? Yan na. So, yung pinaka-last na point natin, obviously, is yung Bible. Di ba? So, kasi si Paul mamatay din, si Timothy mamatay din. Kaya bandang huli, tinuro ni Paul si Timothy sa, dito muna, sa 15, no? And that, from a child, thou hast known the Holy Scriptures. So, binalik niya yung, di ba yung Bible, alam mo yan eh. Kasi si Timothy is anak ng mga Kristiyano na to. So, kaya sinasabi, pinapaalala ni Paul, yes, may mga advice ako sa inyong ganito, pero ikaw, alam mo yung Bible eh. So, pag hindi nag-agree yung Bible sa tinuturo ko sa'yo, may problema. Pero kaya dapat mag-agree yan. Okay? So, ito, lalo sa inyo yan. Sinasabi ko sa inyo ngayon yan. Alam mo yung Bible, kahit pa may tinuturo si Pastor dito, alam mo ba yung Bible? Kasi, ewan ko, siguro, yung iba talagang dumarating sa point na gano'n. Ewan ko, feeling ewan. Ewan ko. Yung mga gano'n ata talagang tao na nasanay ng ano sabihin nila, maniniwala nila yung ibang tao. Eh, ganun eh. Kaya nga dumami kulto sa palagay niyo bakit. May ganun, may style, no? May witchcraft na tinatawag. Pag-usapan na natin. May way yan eh. Na paano makapagpasunod ng tao. Okay? Siguro, nasanay ng ganun. Ano na? Ayun. Yung Bible, yun ang kalaban nila. Okay? For example, ang mga sikat ngayon, si MacArthur, ay nabasa ko rin dati ang Bible niya. Eh, Bible niya. Mas maraming siyang Bible. Pero sa mga makikita mo kasi sa... Katabi na makikita mo sa bookstore, hindi okay eh. Pero sa umpisa atis, makakatulong din naman, no? So yeah, sikat na sikat yan. Ngayon, so sikat niya na, yaman niya na, gumawa siya ng sarili niyang Bible. Bakit? Kasi kalaban niya na yung Bible na totoo eh. Ganun po yan, pag lumalayo ka na sa Bible, siyempre, magiging kalaban mo siya. Tignan niyo ba yun? Lumalayo ka na sa kanya eh. Siyempre, mga tao may access pa rin dito. Pasto, parang mali na yung sinasabi mo. Kaya ang sabi ni Paul dito, binalik niya si Timothy sa Bible. Alam mo yan, Timothy. Okay? At ang unang niyang sinasabi about the Bible is, ang sabi dyan, which are able to make thee wise unto salvation. So again, ganito yan ha. Nakakapagligtas ba ang Bible? May oras naman tayo eh. Nakakapagligtas ba ang Bible? Yung tingin ano lang tayo. Nakakapagligtas ba ang Bible? Yes or no? Hindi naman directly. Hindi directly.
Ginagamit lang. Ano? Yes. Joshua. Yes. Peter. Hindi ka nakikinig. Saan? Kailangan may preacher. Okay, James, magliligtas. Yes. Saan mo? Yes. Ayun sabi dyan eh, di ba? Pero, hindi yan sinabing kaligtasan ng kaluluwa. So, pwede kasi mas generic eh. So, obviously, yes. Actually, tama naman dyan. Yan ang ginagamit natin eh. Soul winner, gagamitin ko to. Salita ng Diyos na magliligtas sa'yo, hindi salita ni Pastor Ace, di ba? Amen. So, in that way, yes, di ba? So, lagpasan na natin yung nagkasan, ligtas na si Timothy. So, bakit sinasabi pa dito yung... Parang mag-retrospect siya. Ibig sabihin, ah, oo nga, no? Kung hindi dahil sa Bible, hindi ako naligtas. Yan. Pero, hindi lang yung sakop nito yun eh. Ibig sabihin, obviously, kaya ang tinuturo niya yung scripture, gamitin mo yan, gamitin mo yan. Gamitin mo yung scripture dahil napakapangyarihan yan. Una, pinatalino ka hanggang ikaw ay maligtas. Okay? Kasi may knowledge na, alam niyo na, depende nga rin kung hindi yung tinatanggap. Maalala si Agrippa, yun ang sabi niya, di ba? Nag-preach mismo sa kanya, si Paul. Yan, talino ni Paul, ang galing ni Paul yan. Munti ka na lang siyang maging Kristiyano. Pwede mo sabihin, munti ka na siyang maligtas. Kasi at some point, hindi siya nagtiwala sa salita ng Diyos. Yun yun. Pero ang salita ng Diyos, makakapagligtas. Tiwala ka. Okay? So, anong point ko dito? Ang point ko dito, itaas natin yung salita ng Diyos. Amen? Aralin mo. Huwag kang magduda, huwag ka dyang tamarin, nabasahin. Eh, Bible lang yun eh. Alam ko na yun. Bata pa ako, kinakanta na namin yun eh. The Bibles na... Alam mo ba yung sinasabi mismo? At pati yung paraan eh. Paraan ng Bible, kung paano magturo. Napakalalim yan. Hindi ka dapat magsawa. Amen? Pwede ka niyang patalinuhin. Sino dito ang sobrang talino na hindi na kailangan magbasa ng Bible? Ganun, parang ganun sinasabi mo. Kaya yung exhortation dito ni Paul, ganun din ako ngayon sa inyo. Amen? Magbabasa pa kayo ng Bible. Tanungin niyo sarili niyo, kayo na nakakaalam nun. Nasabi ko sa inyo, kung hindi mo kaya ng 5 chapter, di at least isa, dalawa, basahin mo. Basta hindi ko maintindihan eh. Kailangan madedevelop. Hindi ko basta English eh. Pwede mat-familiarize ka sa English. Sino pa nag-umpisa ng lahat alam? Wala naman. Amen? Nakakapagpatalino yan. Maraming pasasabihin ito ngayon, pero doon tayo nakapagpatalino. Hindi pa ba sapat sa'yo yun? Hanggang sa pinakamatinding bagay, pinakaimportanteng bagay na kaligtasan, yung iba, hindi makarating doon eh. Umpisa pa lang, umiiwas na eh. Iba naman, sablay. Hindi wise. Bakit? Sino nagturo sa kanila noon? Yun ang tanong. Hindi ka sumunod kasi sa Bible. Sa banal na kasulatan. Yun ang sabi dito eh. Kaya binigyan niya ito ng ano eh. The end. Holy Scripture. Banal yan. Tapos, anong gagawin sa inyo? Malisira ulo mo? Hindi. Lalo kang tatalino. Amen? Totoong katilunuhan. Isa yun sa mga battle sa atin ngayon eh. Kasi mga mandahin loko-loko nga. Sabihin, flat ang earth, sabi ng Bible. So parang minamak tayo. Okay, maniniwala doon. Ano ba sabihin iba? Pang-asal. Pang... Unicorn. Ha? Huwag ka maniwala dyan, may unicorn. May unicorn ba? Ano pa? Imaginary friend, the man in the ano, mga ganun pa eh. Spaghetti monster, mga ganun. Lakas mong asal niyan. Hindi naman niya maipag-usap ng seryoso. Diba? So, yan. So, again, ganito yung ano ko sa inyo ngayon. Ganito si Paul kay Timothy. Hoy! Banal yan. Galangin mo yan. Aralin mo. Galangin mo. Hayaan mong baguhin ka ng Bible. Di yung Bible babaguhin mo. Amen? I-translate natin sa ano, Jejemon, Bible.
Maloko yung mga yan. Through faith which is in Christ Jesus. So, obviously, di mawala yun. Mailigtas ka, kaluluwa mo, at saka ibang bagay pa sa pananampalatayang kay Jesus. So, napansin nyo yun, di ba? Binanggit niya, obviously, in-equate niya yung Word of God, and then si Jesus. Maniniwala ka sa Bible, maniniwala kay Jesus, maniniwala ka kay Jesus, maniniwala ka sa Bible. Ganyan yan. Kaya sabi dito, all scripture is given by inspiration of God. So, lahat yan, huwag mong New Testament lang ako. Okay naman kung New Testament, pero pag lumalago ka na kasi, eh, kinukot lagi Old Testament, di mo pupuntahan, di ba? Anong ayaw niyong book? Yung madalang mahirap basahin. Leviticus, napakaganda nga nun eh. Chronicles. Pag lumagpas ka sa 9, okay na yon. Kwento ulit yun eh. Pero isa-isain mo rin, pangalan lang yun, isa-isain mo rin. May mag-stick sa'yo dun. Maganda nga daw niya, binabasa ng malakas eh. Kahit mali yung pronunciation mo, okay lang. Walang problema. So lahat yan ay binigay. Again, inspire is God breathed. Ang Diyos mismo ang huminga. Ang gandang ano nun. Pag-isipin ko, paano hininga ng Diyos yan? Eh, nagsulat niya si Moses. Pero hindi basta-basta sinulat ni Moses yan. Ha, kukwento nga ako dito. Maingat yan. Di ka pwede maglagay doon sa mali. Diba? So, kaya hinayaan niya ang Diyos nang kumilos sa kanya. Ganun din lahat, lalo sa New Testament. Kasi may mga maraming bagay sa New Testament na parang kinukontra yung Old Testament eh. Diba? So, tapos ang wini-win nila, mga Hudyo. Alam na mga Hudyo yun. Eh di, paano mo wi-win yun? Lalo kang, eh, mali-mali ka naman eh. Lalo hindi maniniwala. Kaya ang ganda, no, si Pauline Naligtas, eh, master siya niya. Yan ang maganda eh. Kahit po dito, huwag kayo matakot, kaya mga professional. Wala lang yan, kaluluwa lang din yan. Subukan yung i-win. Amen? So, ang banal na kasulatan ay binigay sa hininga ng Diyos. And therefore, kung hininga ng Diyos to, accurate yan. And therefore, profitable for doctrine. Yung iba po, ganda, pansin ninyo. Ginagawa nila, may sarili silang, alam mo na, kukunin sa kung sinong boss nila. Yun ang ipapangaral. Hindi nila questionin nyo kasi hindi nila yung Bible eh. Tayo baliktad tayo, mismong Bible ang ginagamit natin. Katulad yan, di ba? Wala tayong nilalagpasan. Ako muna, inalam ko muna yan kasi Bible yan eh. Nung Catholic tayo, parang, Bible, ganyan yan eh. Kasi inataas nila yung Bible, in a way, hindi. Kasi hindi nila binabasa eh. Yun ang advantage natin bilang mga Pilipino. Pero anyway, huwag kang maano sa Bible na parang hindi mo naka basahin mo. Kasi profitable yan for doctrine. Gamitin mo mismo yung Bible para magturo. Eh, basta naboboring sila eh. Hindi mag-improve ka. Alamin mo kasi yung bagay. Alamin mo yung kwento, doctrine, hindi yan boring. Naboboring sila. Kung naboring sila, either makakulang ka pa rin sa, alam mo na, skill. Medyo may kailangan din ganyan minsan eh. Or sila talaga ayaw nila. So, hindi mo kailangan ma-win agad ngayon. Lahat. Pero nasabi lang gusto kong sabihin dito, gamitin mo mismo yung Bible. Kasi sinabi niya dyan, profitable for doctrine. Pag ginamit mo yung Bible, marami matututo. Sila yung profitable, productive, di ba? Huwag kang anong mahihiya. Anong dala mo? Guturo ka, meron ka ba lesson dyan? Ito. Yan lang. Bakit di masakat sa ito? Iba, ganun eh. Doon ako pag may seminar tayo, medyo mahabang topic, naghahanda rin ng konting ano. Eh, bandang uli, dito pa natin kukuhanin lahat. Amen? Handaan nyo yan. Huwag kayong mahihiya dyan. For reproof! Ano yung reproof? Yung reproof po, ito yung kaya be reproof. Saan nyo narinig yun? Di ba yung ating tema ng first ano natin, anniversary, alam nyo yan? Second Timothy rin yun eh. 2-4 ba yun? Malimutan ko agad. Ayan. Hanapin natin. Sorry. Maka lang. Reproof. Paul 2, okay, next week pa yan, okay? Sabi dyan, talagang ginagamit yung ano eh. Pag sinabing reprove, rebuke, pinapagalitan mo yung tao minsan, amen? Anong gagamitin mo? Kung ano, gusto, asawa ko sa makulit,
Anong gagamitin ko? Kwento-kwento. Alam niyo yung dati, sa panahon nila, inasako yung mga bata. Pwede naman minsan-minsan. Pero mas maganda na, Bible, di ba? Lalo ko lang yung kay Bad eh. Paborito ko yung ano Bad eh. Kay Dina Natuto. Yung mga wala doon, pakinggan nyo rin yun. Dina Natuto. Si Dina. Sino man doon? Sana ba ako? Yan, so, yun ang magandang gamitin mo, di ba? Bible. Nangyari yan sa Bible. Ganito ang judgment ng Diyos sa kanya. Mas magandang gamitin ang Bible. Alamin mo muna kasi yung sablay-sablay ka dyan, patay tayo. All scriptures given by inspiration. Gibinigay yan para sa'yo, sa atin mag-aral, of course, ma-inspire, maligtas. Pero, yung doctrine, gamitin mo yan. Ang Calvinist, again Calvinist. Establish yung Calvinist. Ang dami ng libro sa library yan. Ganun yung pinagmamala ng Calvinist. Meron pa ba ito? Ako, wala. So what? Oh, tama ba yung doktrina mo? Ito yung sabi ni Sproul at ni... Ito yung gamitin mo. Kaya pansin niyo, pag nagtuturo yung mga hindi yung makaalis din sa mga kung sino nagtuturo, ito yung sinabi ni MacArthur eh. Kilala ko ba yung? Kilala ko yun, pero hindi ko kailangan makilala yung pati yung gagamitin mo. Ito ang gamitin mo. May paulit-ulit na ako ha. Para tayo ay... Eh, pastor, di ko makakabenta niya ng libro. Eh. Kaya alam mo ba ba't yumaman yung mga yun? Nagbenta sila ng libro, pastor. Ayaw mo ba nun? Ayaw ko nun. Pwede siguro, pero hindi ko susulong yung libro ko kasi ito, kompleto na eh. Though again, makakatulong yung mga libro, pero ito yung gamitin natin. For doctrine, for reproof, pinagalitan ka, for correction. Anong pagkakaiba ng correction sa reproof? Pag-reproof, medyo mabigat na yun. Pinapagalitan mo na. Pag-correction, medyo tinatama mo lang. Okay? So medyo connected sila. At yung pinaka, ano na, tayo, parang dito, pansin ninyo, pag nag-preach ako, lagi ba akong galit? Hindi naman. Pag tinitingnan ko ngayon sarili ko, lagi ko nangiti eh. Naiwasan ko na nga eh. Kasi hindi dapat eh. Hindi, depende kasi kung anong klase tayo dito eh. So, ayan, yung, sabi natin sa preaching na isang oras, 10 minutes daw galit. Diba? Ganun eh. Okay na yun kasi iba, instruction na yun. So, nagalit ka, nakuha mo yung attention nila, medyo nasaktan, yung dapat masaktan. Yung ibang bagay, instruction na, paano natin ka, basta, nagkamali na ako, okay, anong gagawin ko? Iyak ka, iyak. Hanggang matapos yun. Hindi naman tayo ganun eh. Minsan, minsan, sumisingit lang yun. Pagkatapos na nalaman yung masakit, mali, okay, instruct mo na. Anong gagamitin mo ngayon? Ibang libro. Hindi, ito pa rin. Pinagalitan mo ito. Kinorek mo ito. Tinuruan mo, Bible. O, instruct mo na. Ay, bili ka na ng ano, yung mga instruction material na ginawa. Hindi, ito pa rin. Okay? Instruction righteousness. Okay? That the man of, pastor, hindi naman ako man of God eh. Ganun na rin yun. Sino ba man of God sa Bible? See? See? Sinong tinawag na man of God sa Bible? Alam nyo? Si David? The man after God's ano? Yung talagang man of God. Mga prophet. Specific dyan, si Elisha. Actually, tama yun, lahat ng prophet. Basta lingkod ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, parang ginagawang title na ano yun eh. Pero, yun lang yun. Kaya tama yun, lahat kayo, eh parang babae ako, pastor eh. Report mo na rin, ganun na rin yun. Huwag ka magiging lalaki. Pero kasi, kahit sa English, minsan, pag sinabing man, ibig sabihin tao eh. In generic yun, okay? So, kung ikaw ay maglilingkod sa Diyos, dapat ka maging perfect. Amen? Ay, pastor, walang perfect. Meron, sabi si Noah. Ano sabi kay Noah? Upright. Perfect. Diba? Hindi, again, mature lang yung sabihin noon. Hindi sinless perfection. Yan ang mali ng iba eh. Ang gamit dyan, perfect. Blameless nga daw yung pasto dapat eh. Wala na magpapasto. Diba? Eh mali kasi yung pangunawa mo. Pwede yun. Ibig sabihin, at least alisin mo yung dapat mong alisin. Tanggap-tanggap ka na, walang masasabi sa'yo na, uy, pastor ka.
totally furnished. Ano yung sabihin ng totally furnished? Parang naglilinis tayo minsan, di ba? Meron sa laman, nalinis na yung mga ano. Kaya yun ang hindi ko nalinis. Pag naglinis ka, ano dapat? Mas maganda, malinis talaga lahat. Hindi may natitirang ano-ano. So, ganun naman yung lingkod daw ng Diyos. Yung tao ng Diyos, lalaki ng Diyos. Paano ka talagang magmamatured? Dapat volume by yun? Parang, ano? Ay, basta hindi ako gumaduate. Naka-second year lang ako sa, ano, sa Bible school. Ano yan? So, ibig sabihin, hindi ako pwedeng mag-basto kasi hindi ako nakagraduate ng ganyan eh. Kasi yun ang pattern sa ating eh. Pero pwede kasi sa church naman nga, dapat nga ginagamit yan eh. Kung ginagamit mo to, pwede kang maging perfect yung pastor mo sa case ng mga member. Amen? Kung gagamitin natin to, alam mo na yung dapat mo, malalaman mo naman yun kasi pag paulit-ulit na sa'yo, alam mo na yung sinasabi ni pastor eh. Medyo kuha mo na yun. Okay? At pag marunong ka na, ano daw gagawin mo? Gagawa ka na ng kalokohan, ano ba? Anong gagawin mo? Wala, magpapa-ano lang, papa-impress, at magpapalabas ako. Ganyan yung uso ngayon sa ano eh. Papagandahan ng kantahan. At tama naman yun, pero lahat ng mabuting gawa. So ikaw na yung mamili, sabi natin, hindi mo magawa lahat ng bagay, di ba? Mamili ka ng ministry mo. Diba, kaya mo lahat, di go. Di ba? Pero lahat dyan, hinahanda ka na. Parang mga nag-aaral kayo ngayon, di ba? Anong gusto mo maging paglaki mo? Hindi ko nga alam eh, pero basta... Hindi ko pa alam eh, basta gusto ko malaki sweldo. Mag-aaral ka mabuti. Ganun lang yun. Hindi mo pa alam ngayon, pero ihinahanda ka na. Kasi pag matalino ka, masipag ka, maganda yung karakter mo, pwede ka kahit saan isalpak. Di ba? Hindi na mahirap yun. Ganon din sa spiritual. Magpapastor ba ako? Magiging ano lang ako? Hindi ako pastor. O kaya second man, third, leader sa ganyan. Di ko alam eh. Eh, handa mo lang sarili mo. Amen? Gawin mo lang yung kaya mong gawin at the moment, mas maganda. Yan ang team natin sa ating ano. Ano yun? Seeking the Lord early. Mag-pray niyo yung mga kayo din. Tsaka sila. Sana ma-inspire silang maging maka-Diyos sa maagang antas ng buhay nila. Ang edad, I mean. O, sinong gusto ng ganito? Yung talaga walang masabi siya sa tindig, sa bihis, sa salita, sa buhay mo, wala akong masabi sa'yo, pati sa asawa mo, wala. Wow, paano nangyari yun? Pati anak mo, lahat mabait. Wala kasamang asaw, walang loko-loko ha. Eh, pagpastor ka ba, lahat ng member mo, okay din. Pwede ba yun? Medyo mahirap na, pero pwede yun. Again, step by step lang. Actually, ganun talaga exactly dapat tayo maging. 95% all winner. Lahat, kahit sino ka, sino gusto mag-share sa'yo? Ano ka lang nung ruleta, no? Natapat ako sa kay Ezzy, marunong yan. Eh? Kahit sino ka pa. Kasi yung church talagang aral na aral. Amen. Wala kasing nahuhuli kasi lahat on board, sabi nga nila. Amen? All good works. Kung tayo papadaw iba, puro good works lang. Yung iba naman, pinapalabas. Ito yung good works, yung mga Suryano, ganun eh. Nakita mo, meron kami hospital, ganun. Katolik, ganun eh. Meron kami orphanage. Yan ang di madali eh. Kasi pera yun. Wala kayo kasi kami nag-aaraga. Nailigtas ba? Wala bang namamolesta dyan? Yung mahirap eh. Mga 80s ang ginagawa mo nun eh. Ganon? Kaya si Duterte, mga kwento dyan, galit na galit dyan eh. Amen? So, pag ikaw daw, again, gusto mo maglingkod sa Diyos, lingkod ka ng Diyos. Ihanda mo yung sarili mo. Bible ang gamitin mo sarili mo. Yan ang gagamitin sa'yo na nagtuturo sa'yo. Ang saya ng buhay. Amen? Kompleto. Kaya dapat di tayo malungkot. Kasi pwede naman tayong hindi maging malungkot. Kaya pag malungkot kayo, parang... Malulungkot ba dapat ako pag malungkot kayo? Minsan, parang nakakadala kasi yan eh.
Pero ngayon, masaya na kayo. Amen? Si Ray, no? Ang litin na. Stephen, di pa rin. Hindi, kanina nakangiti. Si... Ewan ko. Saya, no? Ako, habang pinaprepare ko to, kayo nasa isip ko eh. Kasi naiingit ako sa inyo. Nakabagit ko naman sa inyo. Kasi parang yung tinatanggap nyo ngayon, parang ginto na eh. Ako, bago ko maano yan, kinapa ko yan lahat, eh, alam nyo naman ako, Catholic, tapos... Though, anyway, patuloy lang, amen? Amen. Sa Panginoon, and then sa Bible. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong, again, lingkod, Timothy and Paul, I pray na matuto kami, Lord, sa kanilang mga ginagawa ng mga panahon na yon, even now. Wala namang bago, Lord. Nakita lang namin kung saan kami mag-fit sa kanilang mga experiences. Panginoon, malinaw naman mga sinasabi ni Lord. Pagdang muli, ang pinaka binigay niyo talaga sa amin na tool, ng salita, Panginoon, which is, again, may equate kay the Lord Jesus. I pray na i-person namin ang inyong kalooban by una sa lahat, di mga waglit sa amin, Panginoon, basahin, alamin. Excited kami lang sa inyong ministry, and especially sa inyong salita. Dahil nakikita din namin ang iba, pag nag-stray away na sa Bible, Panginoon, wala nang pinagagawa, iniibido ng ibang bagay, pero ang Bible lang nahuhuli. I pray na hindi kami ganun. Magkos, Lord, as we progress with our life, sa ministry din, ang salita lagi ang aming nagagabay sa amin at susundin namin ito, Lord. Pati methods, Panginoon, pati correction, reproof, doctrine, dito lahat, Panginoon, hindi sa ibang bagay. Makakatulong din iba, but again, yung special place ng yung scripture sa aming buhay ay hindi kami mawala doon, Lord. So again, maraming salamat po, Lord, sa bilang namin. Hindi ba siya iba wala, Panginoon? I pray na magbibisita rin mamaya, Lord, maging successful din po ito, Lord. Ingatan niyo bawat isa yung pag-uwi sa trabaho, Panginoon, mag-aaral. Kayo lang may taas yung salita ang reign supreme sa aming buhay. Lalo po lang kayo malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.